Issue. Maangang na komentaryo sa iba't ibang usapin ang hatid sa inyo ng veterano broadcaster Mike Abe sa Gising na Panguna, Pilipinas. Gising na Panguna, Pilipinas. Isang buong oras na diretsyang pagbatikos sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Gising na Panguna, Pilipinas. Sino ka man ay hindi inuurungan basta't nasa katwiran. Kilala sa kanyang kredibilidad kaya naging takbuhan at sumbungan ng mga pinagsasamantalaan. Gising na Panguna, Pilipinas. Napapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kapako, may utang. Apo, kasinungalingan, isang kahangalan, walang libreng kalayaan, ito'y pinagbabayaran, palabas na moro-moro, ito kaya ay totoo, etsa ng pagbabago, saan, kailan, kanino, sayaw, sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad ng ay, isa magandang Martes na po! Tuesday ng umaga! Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines nationwide and worldwide! Sa lahat po ng abot ng aming DZME AM radio station band. Ha? At sa lahat po ng ating Facebook Live viewers, good morning po sa inyo at maraming salamat sa maagang pagbangon, maagang pagtutok sa paniwalang programa ng DZME 1530. Walang iba, ang primera biyahe, kailanman hindi naubusan ng gasolina, tuloy-tuloy lang ang arangkada, pwedeng-pwede pang pumara, marami pang bakante, kaya huwag mag-aalilangan, libreng-libre po, libreng-libreng makisakay, makiangkas, huwag lang sasabit, syempre, kasama niyo po, ha? Sa isang oras ng medyo light lang na kwentuhan, Arlie Valbuena po ang inyong lingkod. Hindi ko mga kandidato, nagpapakilala lamang sa inyo. Kamusta po? Kamusta na? Ngayon po ay Mayo 14 na, Tuesday. Tapos na po. Tapos na ang midterm elections. Tapos na ang halalan kahapon, Mayo 13. Nagsara na po. Nagsarado na ang mga presinto, pero yung bilangan, ha, yung bilangan sa ilang positions ay tuloy-tuloy pa rin. Sige,
Mamaya, I'll give you an update regarding kung sino ba ang mga laman. Ah, nako, medyo mukhang sa ibang syudad, particularly dito sa Metro Manila, may mga neophytes, may mga baguhan, na mukhang dinodomina. May mga nakababata, may mga batang kandidato na mukhang inilampaso yung kalaban nilang mga veterano na, yung matagal na, yung bihasa na, yung mahaba na yung experience sa politiko. Mukhang pinataob ng mga mas batang kalaban, ha? Alamin natin mamaya yan. Anyway, 22 minutos na po makaraan ang alas 4 ng umaga. Harley Valbuena nga po ang inyong napakikinggan dito sa programang Primera Biyahe. Sige, bago tayo mag-open ng topic, batiin muna natin ang ating Facebook Live viewers. Maraming salamat for waking very early in the morning. Kay Sherwin Marcovi, good morning. DZME, good morning. Pating Harley Valbuena, parang Harley Valbuena yun. Good morning, parang Sherwin. Panalo na si Isko kay Erop. Wala na power niya sa masa. Sige, mamaya, discuss natin yan. Ha. Alam ko, panalo na nga. Ha. Declared na. Although, hindi pa officially declared. Pero, batay sa resulta ng botohan sa latest tally. Lamang na lamang. Tambak na. I think more than 100,000 na. 100,000 na yung lamang ni Isko Moreno kay dating president, former president, Joseph Erap Estrada. Although hindi po officially declared. Pero malay mo, kayang-kaya pang dayain yan. Ikaw naman yung Sherwin eh. Malay mo, mabaliktad pa. And pag nabaliktad yan, isang malaking himala na. Isang malaking kalokohan na yan. Sa Iloilo naman, nanguna naman yung dating mayor, Trinias. At good day po, Sir Harley. Ang pabati naman ni Sir Uncle Rudy de la Cuesta mula po dyan sa Athens, Greece. Ervin Achenza, Kuya Kano from Italy naman ito. Maganda kumbaga, Kuya Kano, kamusta na dyan? Afang aking mga former basketball coach, dati dyan sa La Liga ang Quezon. At sabi ko nga, zero derecho, diba? Sherwin Marcovi, oo nga eh. Hindi pa rin na-reach ng half yung bilangan ngayon. Wala pang 50% yata yung natatransmit na results doon sa senatorial elections naman. Pero mukhang malabong makapasok. Nako, etong 8 diretso. Ibigay mo, wawalo-walo na nga lamang. Wala pang nakapasok kahit isa. Pang 13. Very crucial yung slot ni re-election ni Senator Bam Aquino. Pang 13 sa latest tally sa partial results. Pang 13 yung isa sa mga pambato ng 8 diretso na si re-election ni Senator Bam Aquino nga. And siya lamang sa 8 diretso nakapasok sa top 15. Pero syempre top 12 lamang po ang mahahalal, papangalanan, kikilananin bilang senators ng 18 ng susunod na Congress, mukhang nanganganib na hindi makapasok sa top 12 si re-election ni Senator Bam Aquino pag nagkataon, unti-unti ding mababawasan, ika nga yung mga tinatawag nating dilawan sa Senado. Sabi ko na nga, or watching from KSA, good morning po sir. Ang pabati naman ni Melanie Nesayad, Kingdom of Saudi Arabia. At buti naman, kasawa na sa matanda, doon tayo sa bata naman. Tama ka naman dyan, parang Sherwin Marco. Doon naman tayo sa bata. At saka yung mga matanda, okay lang sana kung matanda. At least, the wisdom is there. Diba? The experience, nandun. Ang problema kasi, yung experience niya, mukhang sa ibang bagay itinoon. Diba? Ibang bagay sa ibang bagay, sa masamang bagay nagre-reflect yung kanyang experience. Kumbaga, alam natin yung track record, madumi. Diba? Puro bahid ng kalokohan. Diba? Nang anomalya. Diba? So, syempre, doon tayo sa bata. At kung itong matanda, napakarami ng karanasan, napakarami ng maduming track, madumi sa kanyang track record.
Ah, napakarami ng napatunayan. Napatunayan in a bad way. Diba? Eh, dito tayo sa bata na bago pa lamang papasok. Bago pa lamang gagawa ng katiwalian. Joke lang. And the joke lang, syempre, we wish naman for an honest leadership and an effective duty dito man sa mga batang yung mga bata, masakababata na mahalal, 'di ba, sa mga posisyong ito. Sayaw, sayaw sa bubog, ang naglalakad. Watching from Chicago, Illinois. Good no ocho derecho sa Inidoro. Yan naman ang pananaw ni Luisa Weiner. Good morning po, from here sa Philippines. Anong oras na po dyan sa Chicago? I think, apon dyan. Kundi ako nagkakamali. Puno na yan, bulsa nila, sabi ni Sharon Marcovi. Nakakalungkot, wala sa Magic 12 si Nagadon, Ong at Chong. I think si Doc Willie Ong ay nasa top 20, I think top 18. Pero si Attorney Gadon at saka si Attorney Glenn Chong ay bigong makapasok kahit sa top 20. So mukhang mas pinatulan pa rin ng mga Filipino yung mga lumalabas sa mga commercials. Kung malakas sa social media, ay mukhang di pagdating dito sa botohan, national elections, ay mukhang nawala yung charisma, nawala yung impact ng pagiging malakas sa social media, kasi ang mukhang ang pinagbatayan pa rin ng mga Filipino, ang mas naging matunog pa rin na pangalan sa kanila yung mga lumalabas sa TV commercials. Watching from Dubai naman ito, United Arab Emirates, si Sir Ronald Bachon. Did I pronounce your name, surname right po ba? Ronald Bachon. Anyway, maganda umaga po. And thank you rin sa pagtutok sa ating primero biyahe. Good morning, Lodi Harley V. Hello to all. From Miss Aba de los Reyes. And babalik na yan sa San Juan. Babalik na yan ang San Juan, si Sheriff Marco V. Babalik na si Mayor Erap. Yan ang sabi niya. And hello, hello Harley. Ang pabati naman ni Tita Ellen Abanya Achenza. Mula naman dyan sa Belgium. Magandang umaga, good morning from here sa Philippines. At anong oras na po dyan? Ingat-ingat po. God bless and keep safe dyan. And binabati ko rin. Ang inyong napakapoging anak, si Ryan Christoffels. And to your family, a blessed morning here from the Philippines po. Maraming salamat. Babalik or good morning, DJ Harley, watching from Toronto, Canada. Sigaw ng Pilipino. Changes! Humihingi ng sukle si Miss Susan Oria. And then, joke lang. Siyempre, changes. Ang ibig sabihin niya sa change, pagbabago, reforma. So, ayun. Ayun naman talaga ang palaging hirit, palaging panawagan ng mga Filipino. Mamamayan! Sino po nanalo sa San Juan pagka mayor? Sabi ni Sherwin Marcovi. Panalo na rin si Francis Zamora. Na-detrone na niya yung over 5 decades na rule ng mga estrada sa San Juan. So it's another upset win, or kung matatawag natin, parang colossal win. Parang napakalaking pagwawagi. Diba? Spectacular. Diba? Itong pagwawagi ni Francis Zamora kontra sa isang political dynasty. Diba? So congratulations din. Happy watching po Uncle Rudy de la Cuesta at Miss Aba Serrada de los Reyes from Saskatchewan. Saskatchewan, Canada. Ang pabati naman ni Sir Angel C. Baligtas. Magandang umaga. Welcome na rin po sa programa, Sir Angel. And no, Talo Estrada sa San Juan. Sabi naman ni Miss Aba de los Reyes. Tama ka dyan, Miss Aba. Mario Mena from Japan naman ito. Iba-ibang bansa talaga, ha? International talaga tayo. Yung primera biyahe natin, may pakpak talaga. Kung saan-saan bansa nakakarating, ha? Biyaheng langit tayo. At for sure, biyaheng langit na rin itong si Mario Meno ngayon dahil kasama niya na ang kanyang Honey Dogs. Kuya, kanta tayo, Eric Bocan. Kamusta mo na lang ako sa kanya, no? Kamusta ka ako ang beer? Bahaba ng beer dyan, ha? Ate Maria? Anyway, ingat-ingat dyan, ha? And enjoy pa rin, ha? Enjoy your time together. Sana ay ma-explore nyo lahat ng pwedeng puntahan dyan sa
Japan, with your loved one, and may you live happily ever after. Yun naman, pang fairy tale, di ba? Wawa naman, Kiko Pimentel, oo nga eh. Sayang ito si Senator Kiko Pimentel. Remember, re-election ni Senator din ito. And may mga ugong-ugong na mukhang inilaglag daw ito ng PDP laban ito. Eh, kwentong barbero lang naman. Kasi, yung mga katiket niya sa PDP laban, former Special Assistant to the President Bongo, sina former PNP Chief Bato de la Rosa, si former Presidential Advisor on Political Affairs, si Francis Tolentino. Aba, lahat yan, pasok sa top 10. Hindi lamang sa top 12, pasok sa top 10. Pero itong si re-election ni Senator Coco Pimentel, ay bigong makapasok pa. So far, for now, hindi pa naman natin masasabi, pero yung partial and official result ay wala pa sa top 12. Itong si re-election ni Senator Coco Pimentel. Ako, sayang. Ito sa mga hinahanga kong senator . Of course, anak ng dating Senate President, Nene Pimentel. Good morning, Mr. GJ. Pa-Batista po sa misis ko, Ana Liza Tayag. O, pabate. Pabate po. Ana Liza Tayag from Europe, Vienna, Austria. Magandang hapon naman po. Or good morning. Ay, hindi ko lang kung hapon pala dyan. Anyway, kung ano man, umaga, hapon, gabi, ay a very very good day po. Good day greetings from here sa Philippines kay Mrs. Analisa Tayag. Pinapabati po kayo ni Sir Rodel Tayag mula dyan, dyan po sa Vienna, Austria. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating primera biyahe. Victory Mayor Francis Zamora, Congressman Ronnie Zamora, at Vice Mayor Warren Villa from Ms. Aba de los Reyes. Alan Balbuena from Chaon, Quezon is also watching. Thank you, sir. Kamusta po? Kamusta po ang botohan naman dyan sa atin, ha? Sa Chaon, Quezon, sino na pong nanalo? I think ang pagkakadinig ko, ang huli kong nabalitaan, ay mukhang mananatili pa rin sa pwesto. Hindi natibag, ha? Si Mayor Ramon Abad Presa. So kung di ako nagkakamali, tama ba ako, Sir Allen? Ha? Anyway, mababawasan ang mga dynasty, sabi ni Sherwin Marcovi. Good morning, Harley Valbuena from Maria Omeno. Harley, pakibati naman si Aljan ng happy birthday. Oo nga pala, happy happy birthday kay Aljan Achenza. Ilang taon na nga ba si Aljan? Anyway, enjoy, ha? Enjoy, enjoy, enjoy yung pagkabinata. Be happy and God bless. More blessings to come and to you and to your family, especially kay Tito Alan, kay Kuya Alan. Thanks, Orly Valbuena. Eto, tulog na tulog pa ulit si Eric. Ayan, tulog naman. Kalabitin mo na, Ate Mario Men. Parang hindi nagkakalayo ata yung oras natin dyan, di ba? Dyan sa Japan, tsaka sa dito. Hindi ko lang alam kung advance ba ng isang oras dyan o yung Philippines yung advance ng isang oras. Pero anyway, ang mahalaga ay nagmamahalan kayo. Walang advance-advance, di ba? Kaya kalabitin mo na yan. Tanggalan mo na ng kumo. Good morning, sis. Aba de los Reyes from Maria Omeno. Morning watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ang pabati naman ni Miss Len Amparo. Hello, good morning, bunso. Share with Mark Rui. Oh, Mark Rui. Hello po, Sir Harley. Cool Tony Tabad at kay Sir Mang Arsenio. Sir Arsen, of course, nami-miss din natin dito sa programa, no? Kasalukuyan ay nandoon sa Surigao, dyan sa Mindanao. Nagtatayo ng antena, nagtatayo ng transmitter, nagtatayo ng tower. Ingat-ingat, parang senyo, nami-miss ka na. Yung pagiging tigasin mo at yung mga dance moves mo, yung mga budots mo, batay sa pinakahuling pag-aaral, mas magaling daw sumayaw ng budot si senyong tigasin kesa kay Bong Revilla. Tama ba ako? Tingnan natin, ha? Sana magkaroon tayo ng showdown dito, ha? Sa inyong tigasin versus the re-election ni Senator Bong Revilla, ang harapan para sa Budots 2019. Anyway, at 36 minutes na mo, ha?
36 na minuto or 36, tama, 36 na minuto, makaraan ang alas 4 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Primera Biyahe. Still flowing pa rin ang ating mga pagbate sa Facebook Live. Good morning po Ate M from Sherwin Markovi. Hello sis, good morning sa inyo. Sir Kanta, Aba Dels Reyes ang kanya ng kanyang pabate. Sayang hindi nakapasok si Glenn Chong at Doc Willie. Ayun nga, tayo naman kahit paano, naghahanap tayo. Ako ha, based on my opinion, ako naghahanap ako talaga ng bagong pangalan sa Senado. Parang ayoko na rin yung ibang re-electionist na... parang alam mo yung naging mahaba-haba na yung naging stint nila. So parang ako naghahanap ako ng ibang pangalan. Kasi... nung naupo, nabigyan na ng pagkakataon itong mga senators na ito, diba? Pero mukhang hindi naman ganun kalaki yung naging pagbabago sa Pilipinas. Diba? Parang yung mga basic problems natin, yung mga pangunahing problema, nandiyan pa rin. Diba? So parang ang conclusion doon, nabigyan na ng pagkakataon itong mga senators na ito. Pero walang hindi man natin sinasabing walang nagawa, pero bigong masolusyonan yung mga pangunahing problema ng bansa. So, ako parang okay, hindi yung nagawa. So, let's give chance to others. Malay nyo sila, kaya pala nila. Yung hindi nyo nagawa for your through the duration of your 6 years in Senate, 'di ba? On your 6 years 6 year term and the Senate, 'di ba? Eh malay mo itong mga bagong pangalan na ito, ayaw pa nila lang, may mga magagandang plano pala. 'Di ba? Meron pa lang revolutionary plan. 'Di ba? Malay mo, organized pa lang, maganda pa lang yung kanilang framework. Eh bakit hindi natin pagbigyan? Eh problema nga, 'di ba? Eh ayun. Karamihan talaga ng mga nahalal eh yung pa rin mga pangalan na normal na nakita natin. Although may mga ibang nakapasok na yung iba eh wala pang experience, ha? Wala pang experience, may experience na sa public office. Pero ito yung mga appointed, di ba? Yung sa mga ahensya ng gobyerno. Pero yung elected position, yung iba dito wala pang experience. Let's say for example, si former Sap Bongo. We all know, dating cabinet level, isa sa miyembro ng gabinete ng Pangulo, di ba? Special assistant to the president, diba? Pero wala pa siyang experience sa isang elected position, mayor, vice mayor, congressman, wala pa. Pero brimo, nanguna, top 3 doon sa latest survey natin, pangatlo. So ito, ako naman, let's give chance. Alam mo naman, may makakaya pala talagang gawin. Remember, dati, diba? Dati, we also have our doubts kay Senator Manny Pacquiao, di ba? Before, athlete pa lamang siya noon at naging congressman, di ba? We all have our doubts, di ba? Ano ba aba naman to? Ba't hindi na lang nagboxing? Bakit tumakbo pa, kumandidata pa senator? Tapos nanalo pa, di ba? Di ba marami noon ang parang nagtataka o nagulat na hindi nila kalain ay mahalal si Manny Pacquiao, which is 8 division world champion in the field of boxing, pero nahalal, pumasok, nag-engage sa politics at nanalo, one of the highest seats, one of the highest positions in the Philippine government, ang senator, 'di ba? Nanalo. And then nung naupo siya, parang we have our doubts. Ano bang gagawin ito sa Senado? Mukhang wala namang alam sa politika. Ang alam lang siya, ang alam na puro sports. Pero, we can see results. May mga ginagawa si Senator Manny Pacquiao. May mga nagagawa. I remember he's committee chairman on sports committee ng Senate. And then yung mga nagagawa yung proyekto, mayroong impact sa national interest, 'di ba? Yung binuo niya kamakailan yung Maharlika Pilipinas Basketball League ng pagbaba. Yung MPBL na kamakailan natapos na nag-champion San Juan, 'di ba?
Although hindi naman yan sa pondo ng gobyerno kinuha. Pero MPBL, it serves the national interest. The national interest in terms of basketball. Diba? So, ayun ang sinasabi ko, diba? Kung dati, we have our doubts kay Manny Pacquiao na akala natin walang gagawin sa Senado. Diba? Akala natin mag-jo-joke lang kasi sa boxing nga eh. Sa boxing nga eksperto. Eh, pagdating sa mundo ng politika, mukhang wala namang alam. Pero nung siya ay naupo na, nag-serve na ng 6 years, diba? Marami namang napatunayan, maraming nagawa. So yung doubts natin dati, nasagot niya. So ngayon, yung scenario na yun, kinukumpara ko doon sa situation natin ngayon na yung mga bagong pangalan sa Senado na meron tayong mga doubts, baka pwedeng bigyan nila natin ng chance. Bigyan natin ng chance na malay mo, may kaya rin palang patunayan. Maganda rin pala yung framework nila. Yung sabi ko nga, may pagka-revolutionary pala yung kanilang mga pinaplano. Why not? Ang problema nga, yung mga bagong pangalan, hindi nakapasok kahit sa top 20, top 15, di ba? Yung hinahanap nyo, Senator Ronnie Glenn Chong, sina Doc Willie Ong, bigong sa partial, unofficial result, hindi papasok sa top 15. At karamihan nga ng mga nalagay, yung mga pangalan na pasok sa top 12, yung mga pangalan na dati na nating nakikita. So, ayun. Accept reality na lang. Abangan na lamang natin maging resulta ng botohan. Ito'y pinagpapayaran palabas na moro-moro. Ito kaya ay totoo. Ano, nakauna boto kahapon? Wala pa 30 minutes, tapos na ako. Ay naman tayo. First come, first serve ba? Parang Sherwin Markowitz. Kawawa nga yung iba Alam nyo kahapon, nakakahilo ha? Dito sa, syempre dito, full day duty tayo kahapon dito sa ating radio station. Full day duty tayo to cover nga the elections na mga pangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo. Abay, alam nyo po, nakakahilo. Nakakahilo ha? Dahil sandamakmak na aberya ang nakakalap nating balita. Merong ganitong balota, iniluwa ng vote counting machine, tapos yung vote counting machine nagloko. Paliado, pumalya, despalinghado. Tapos yung iba, yung may ibang presinto, nakuha ng kuryente. Ano ba naman yan? Tapos, yung ballot pen marker, bagong-bago, hindi pa nagagamit. Wala na agad tinta. Kaya, sinipsip yata ng mga taga-Comelec, di ko alam. Ano pa ba? Mayroong mga presinto, na yung mga nagkasalubong yung supporter ng mga magkalabang mayor, magkalaban sa pagka-mayor, nagkasalubong yung mga supporter, nagbatuan, dyan sa Abre, alam ko, nagbatuan, nagsipaan, nagsuntukan, tapos may ilan, syempre, yung mga election-related violence, dyan sa particular, especially dyan sa Mindanao, sa Marawi, di ba, yung mga pinaghahampas yung mga, pinaghahampas yung vote counting machine, tapos pinagpupunit yung balota. Nako, hindi na po mawawala talaga yan. Napakahirap talagang iwasan sa ating sa kada eleksyon na ating idinadaos dito sa ating bansa. Nako. Okay, 45 minutes. Makaraan na ang alas 4 ng umaga. We still have 15 minutes left on our program. And bago umaga alas 5 ng hapon, binabati ko rin si Bong Ace Larrigue. From there sa Chaong Quezon, balita mo nga kami, Baring Bong, sino ba nanalo? Sino nang official na nanalo dyan sa Chaong Quezon? Mayor at Vice Mayor? Paring Harley Valbuena, hanap ka nila rin ng Japanese, sabi ni Sherwin Markham Yan tayo eh. Dadating din yan. Dadating din tamang panahon sa atin, parang Sherwin. Mali mo, mahanap ko pala. Namekian. yung mga kamag-anak ni Piccolo. Abay, pag nagkataon, mas aday ko si Eric, yung kagumay Eric ko, versus lang. International. Ako, universal. Mga taga-ibang planetang kaming jowa ko. Ano sa palagay mo? Mali mo, si Captain Marvel pala ang destiny ko, di ba? Greetings to Kuya Kano and Ate Glenda. Ang pabati naman ni Miss Ellen Abanya Atienza. And binabati ko po, Kuya Kano at kay Ate Glenda Atienza. Hello, Sir Uncle Rudy de la Cuesta from Greece. Ingat po dyan lagi. From Maria Omeno. At huwag kang palaging nakahubad. Baka kasi mapulmunya ka. Mang Arsenio. Ayan, may paalala, may payo sa'yo. Si Sir Angel, parang senyong tigasin.
Ako ay nami-miss ka na ng mga nakatutok ng fans ng Primera Biyahe at gusto na daw nilang makita yung showdown mo ng Budots sa inyong Tigasen versus Bong Revilla The Budot Showdown 2019. Abangan natin yan, mahalin nyo, magkatoto, mangyari dito sa programa. Tingnan natin kung sino mas magaling mag-budot. Ano yan? Hanap daw ng Japangit. Wag naman Japangit. Wala namang nilikang pangit ng Panginoon, di ba? Meron lang ilang talagang nilika na hindi kaaya-ayang tingnan. Pero hindi naman pangit yun, di ba? Siyempre, igalang yung ang creation ha, ng Panginoon. Ito talaga si Inger Rabbit. Sarisat kagutan, nakawan karahasan, kailan na titigilan. Dan, share na. At bulaga, bonsong share with Marco V. Ano yun? Dayaan bang nangyari ulit sa Butuan? Ano nangyari? Doble ang sound? Wag mo, doble daw nga ang sound natin. Wag muna, Sir Harley. Mababawasan na naman ng DCME Anchor. O, syempre, hindi naman tayo alis dito. Miss Abba, Adelas Reyes. Hello to all viewers, listeners, followers. Happy, blessed Tuesday. At parang apat na boses lumalabas. Dito pa yun sa ano? Saan ba yun? Sa programa ba natin yung parang Sherwin? Parang hindi naman ah. Okay, sige. Kaugnay po, nang kakatapos lamang na eleksyon kahapon, ay magpasok na po tayo. Alamin natin kung ano na ba mga update. Regarding po sa nagpapatuloy na bilangan, yung ibang lugar ay tapos na ang bilangan, pero yung iba ay nagpapatuloy pa. Alamin po natin ang update. Kaugnay naman po dyan sa Camanava area, mga nangunguna po. Sa canvassing, kaugnay nga po nang idinaos sa midterm elections kahapon. Diyan sa Camanava area, alamin po natin ang mga kaganapan dyan. Ngayong Martes ng umaga mula kay ating Jovi Lucero. Magandang umaga po, Ate Jovi. DZME 1530 Radio Reporter. Ate Jovi, kamusta dyan? Good morning. Abay, dito sa Camanava area, huwag na nga sa naganap na eleksyon kahapon, kinuruklaman ng sa Valenzuela ay nanalo ng mayor, itong si Mayor Rex de Chalian, at ang vice mayor naman niya si Lori de Navidad, at ang congressman naman ng first district ng Valenzuela City ay walang iba kundi yung si West de Chalian, at sa second district naman ng Valenzuela City ay itong si Eric Martinez. Yan yung mga naipopulma kagabi. At dito naman sa Malabon ay nangunguna rito bilang mayor itong si dating Mayor Len Ureta. Ang vice mayor naman dyan ay si Ninong De La Cruz. At ang nangunguna naman dyan congresswoman na si sinasabi nga na itong si Lacton, si Johnny Lacton, na ang kalaban naman niya ay itong si Congressman Ricky Sandoval. At nabotos naman, nangunguna pa rin sa pagka-mayor itong si Congressman ng ngayon na lumabang mayor si Toby Chanco, at lumaban namang congressman itong dating itong mayor na si John Ray Chanco na nangunguna nga diyan sa nabota. Samantalang sa Caloocan ay nangunguna rin bilang mayor naman itong si Oscar Malapitan, at itong vice mayor na si Maka Asisio, at ang congressman naman dito ay si Egay Erese. Yan lamang yung ating mga nakuha, at mamaya babalik tayo sa mga karagdagang pambalita mula rito yan sa Camanava area. Ako si Jeb Lucero ng DCME 1530, una sa kanan, ng MP lang may paninim dito. Ito'y pinagbabayaran palabas. Maraming salamat ating Jovi Lucero sa paghahatid ng update kaugnay ng bilangan dyan sa Camanava area. Sige, mamaya po later on ay tatanggap pa tayo ng mga ulat sa iba't ibang lugar. Alamin po natin ang update sa iba't ibang lugar pa sa bansa. Pabati naman po sa wife ko Gina Del Mundo Atienza, ang pabati po ni Tito Cano, Irvin Atienza mula dyan sa Italy. Sa bubo, ang naglalakad ng tulog ay tsak na mauumpo. Good AM, good morning, Ma'am Jovi Lucero from Maria Omeno.
Okay, sige. Eto ha, bago natin na bago tayo magpaalam sa ating programa, ha, we still have 9 minutes left. Eto, pasadaan natin ha, yung partial unofficial results ha, ng kaugnay nga na idinaos na eleksyon kahapon, midterm elections. Unahin na natin ang national level, ang ating senatorial race. Siyempre, nangunguna pa rin po. Nangunguna. Nanguna rin sa latest, yung pinakahuling Pulse Asia survey, ang nanguna si re-election ni Senator Cynthia Villar with 24 million votes. Pangalawa, re-election ni Senator independent candidate re-election ni Senator Grace Poe. Pangalawa po with more than 21 million votes. Pangatlo, eto bagong pangalan sakaling mahalal. Bagong pangalan sa legislative branch, although sa executive branch, medyo magiging mahaba-haba na ang pagsisilbi nito. Pero sa legislative, bagong pangalan nito, the former special assistant to the president, Bongo. Pangatlo po. Pangatlo. Beray mo yung pangatlo. With 19 million votes na, more than 19 million votes. Pang-apat. Also, isa rin, representative, Taguig representative, Pia Cayetano, layon rin makabalik sa Senado. Pang-apat, pang-lima, si former PNP chief, Ronald Bato de la Rosa, with over 17 million votes na po ang kanya nakakalap. Okay, sige, ituloy natin ang paghimay sa mga sa resulta ng senatorial elections, partial results. Pero bago yan, Alamin muna natin ang kaganapan naman dyan sa Central Zone, sa lalawigan ng Pampanga. Nandyan po ang ating kasamang si Kuya Romy Barredo. Alamin nga po natin, naging mapayapa daw ang halalan dyan sa Pampanga. 15:30, Radyo Ripoh. Detalye ng balitang yan, yad sa atin ni Kuya Romy Barredo. Magandang umaga po, Sir Romy. Morning, good. Kahit na masakit sa katawan, Sir Arlie. Okay lang yan. Mukhang good news naman na so far. Itong ating balita natin, mapayapa, peaceful, ha? Oo naman. Okay. Dahil isbit sa Pampanga, parang negotiated na yung election dito mula sa governor down to councilors. May mga ilang bayan na medyo masinsin yung laban nila. So far so good yung mga vote counting machine. Nag-perform naman. Swerte naman yung mga ilang bayan na naging perfect yung kanilang counting dahil may konting mga glitches lamang. Yung nag-jam, yung nag-shutdown, parang nag-overheat. Maganda yung Smartmatic. Hindi katulad nung mga PCOS machine nung mga naunang panahon, mas mabilis mag-count yung PCOS machine. Ibig sabihin, yung mechanism niya, pag wala rin mga glitches, pag tapos na yung voting, sa experience ko, sa observation ko, yung mga PCOS doon, pagka talaga nag-transmit, nakakapag-transmit ng mabilis from Municipal Board of Convassers, Provincial to Central Office. Ang ganda sa monitoring nila sa Central Office ng COMELEC. Yung PCOS, vote counting machine ngayon, kumpara mo doon sa mga PCOS machine, mabagal silang mag-transmit. Mga karamihan, mabagal silang mag-transmit. Kaya pagdating sa Municipal Board of Ambassador, ang sistema pa ng mga COMELEC ngayon, iniintay lahat ng resulta sa isang bayan. Halimbawa, yung isang bayan, 12 barangay yan. Iintayin lahat muna yan bago nila ipakita yung final result, official and final result ng counting nila sa at canvassing. Masasabi ko lamang, yung voice counting machine, maganda na rin. Bagamat yung mga laging problema lang, sa barangay level, precinct level, napakaraming pinipirma, maraming pumipirma. Yun ang nagtatagal bago nila i-transmit
audit mo lang kung sabay habang tumipirma sila o na-transmit na. Kaya kung yung monitoring ng mga kandidato sa precinct level, matagal bago nila makuha yung result. Kaya bago nagpuputok ng mga ratings yung mga nanalong kandidato, ay madaling araw na. May mga bayan naman na mabilis nag-transmit yung kanilang vote counting machine. So par pareho lang naman ng naging system ng Picos machine at saka yung vote counting machine ngayon, pareho naman yung Smartmatic. Mas maganda yung sa ngayon dahil wala yung masyadong breakdown at marami silang contingency. Limbawa, merong nag-breakdown na isang voice counting machine, napapalitan kagad. Hindi ka mukha ng mga naon ng mga Picos machine. Matagal, it will take one day, 24 hours, bago nila mapalitan yung mga Picos machine ngayon. Kaya masasabi ko maganda yung system. Yung mga voice counting, counting machine, mabilis nilang napapalitan dahil may mga contingencies. Lahat ng mga parternelya, may mga contingencies sa bayan. So yan ang report. Mm-hmm. Si Romy Paredo ng GCM at GCT sa kanan ng Empila may paninindigan. Ayan, maraming salamat po kay you, Kuyang Roby Baredo, mula po dyan sa Lalawigan ng Pampanga. And so far, maganda naman yung feedback na nating narinig. Mabilis daw yung transmission ng vote counting machines. And wala namang naitala na paulat na anumang major instances, incidents. And generally peaceful. Ang batay sa pag-uulat ni Kuyang Roby Baredo, ay mukhang naging mapayapa naman ang pagdaraos ng eleksyon sa Pampanga. Good to hear that, ha? Good to hear that, ha? Kuyang Romy Baredo. Anyway, eto, sige, pasadaan natin yung listahan natin kanina. Sige, yung listahan ng senators, sige, tutuloyan mamaya, ha? Sa susunod na programa, pero yung top 5, ha? Narinig nyo. Number 1, Cynthia Villar. Number 2, Grace Paul. Number 3, Zap Bongo. Number 4, si Pia Cayetano. At number 5, si former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sige, yun muna for now. And sa Makati City naman, ha? Ay lamang na rin. Ha? Mukhang ito na rin na mahalal. Si ex-Vice President, former Vice President Jejo Marbinay ay dinomina. Ha? Mukhang tambak na, malaki na ang kalamang doon sa kanyang kalaban, katunggali, na si Kit Peña, sa pagka-congressman ng 1st District ng Makati City. Sa Sorsogon naman, lamang din, malaki rin ang kalamangan neto ni outgoing Senator Francis Cheese Escudero kontra sa kanyang kalaban na si Vladi Frivaldo, na pambato naman ng PDP laban. At syempre, dyan sa Davao City, expected natin, incumbent mayor, Davao City Mayor Inday Sara Duterte, ay malaki rin ang kalamangan sa kanyang kalaban. And of course, unopposed naman yung kanyang kapatid na si Baste Duterte sa pagka-vice mayor ng Davao City. Diba? So as expected, dominating ang Duterte children. Ang mga barkada ni Bicoy. Nice. Kaaway pala. Dominating dyan sa Davao City. And eto na nga sa Pasig City. Dito dito mismo sa kinatatayuan ng ating stasyon sa Pasig City. And nangunguna, etong new fight na si Vico Soto, anak ni veteran actor and comedian Vic Soto. Vico Soto, etong nagkataon ay isang imperyo din, isang empire din, na Eusebio Empire. Ang titibagin itong batang ito. So good luck, bar. Diyan naman sa Antique, nangunguna rin si outgoing senator Loren Legarda. Habang sa San Juan naman ay panal na rin, sure win na rin si Francis Zamora. At kanyang ang winakasan yung limang dekada ng pamamayagpag ng mga Estrada dyan sa syudad ng San Juan. And ito, last but not the least, sa Maynila. Ito,
from rags to riches politician, isang dating garbage collector, ay tinalo ang isang dating presidente, diba? Former Manila Vice Mayor Isko Moreno ay sure na rin yung kanyang pagkapanalo kontra nga dito kay former President Joseph Estrada. So isa lamang ibig sabihin niyan, former Manila Mayor Erap Estrada, you're already more than 8 years old. So baka panahon na para mag-retire. Mamahinga na. Diba? Hayaan na natin yung mga anak natin. Nandiyan naman si JV, Senator JV, at saka si Senator Jinggoy, former Senator Jinggoy. Malay mo, makapasok rin sa Senate race. Ipaubaya mo na lang sa mga bata. Ha? Mayor Erap? Sige! Isang minuto na po, makaraan ang alas 5 ng umaga. Tayo naman ay mamamala muna dito sa Primera Biyahe. Pero tuloy-tuloy pa rin po, tuloy-tuloy pa rin ang paghimay at ang komentaryo. Kaugnay po ng mga isyo ng ating lipunan, abangan nyo po, ilang minuto lamang sa inyo na ang programang Gising na Bango na Pilipinas. Kasama ang ating master broadcaster, Sir Mike Abe. Again, Primera Biyahe po ang inyong napakinggan dito sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Hardy Volban na po, saying goodbye. Ingat-ingat po. Keep safe everyone and God bless. There is a place very far from this world. And the only way you